NX-led players reveal Kurashiki coach ini-import ng NX-led. Pantapat kay Coach Tai, first Japanese coach sa Pinas. Pero bago yan magka-VEDS, huwag kalimutang mag-subscribe, tick yung notification bell para mag-update kayo dito sa ating channel. Isa-isa na ngang nire-reveal ng newest PBL team NX-led Chameleons ang kanilang mga manadaro na bubuo sa kanilang lineup sa 2023 PBL All-Filipino Conference ngayong huling bahagi ng 2023. Sa kanilang social media pages, una nilang nire-reveal ang mga players na mula sa kanilang sister team na Akari Chargers. At buwan na mga nunga rito si former Ateneo Captain Libero Danny Ravenna at sinunda naman ni former UST heavy hitter Cams Victoria. Pero alam nyo ba na sa social media, kaliwat kanan na ang mga litratong lumalabas sa di umano iba pang players ng NX-led. Yes, misto lang buo na nga ang team na ito kaya lang tila paunti-unti lang ang official announcement ng kanilang kupunan. Pero base sa mga litratong lumalabas sa social media, heto at para may idea na kayo sa posibleng bagong players ng kupunan, unahin muna natin ang mga nakuha nila mula sa sisters nila na Akari. Bukod kina Ravenna at Victoria, namataan din na kasama nila sa possible NX-led roster sina middle blocker Critch Makaslang, lefty spiker Laika Ebon, defensive specialist Kiara Permentilla, Phil Canadian libero Rachel Jervina at ang pinakainaabangang si Eagle Claw Joanna Maraginot. Actually, medyo confusing si Maraginot dahil nakita ito sa NX-led team pero kasama rin ito sa recent activity na dinaluhan ng Akari players. Kaya nakaka-confuse kung sa Akari pa ba talaga ito o baka naman ang video na iyon ay matagal na at ngayon ay nasa NX-led na nga talaga siya. Pero mataas ang expectations ng mga fans na si Maraginot ang magiging star player ng kupunang ito at pangungunahan ang young team na ito. Samantala, meron ring namataang mula sa ibang kupunan o mga bagong recruits. Kabilang dito sina former Jerfloor players Janine Navarro at Shanen Palek. Kasama nila sa kupunan si former Jerfloor coach Edgar Baroga. Dahil nga sa nagaganap na regudo ng Jerfloor na posibleng maiuwi sa paglisan nila sa PBL this conference, sunod-sunod nang naglilipatan ang kanilang mga coaches at players sa ibang teams. At panghuli ang dalawang bagong mukha sa PBL at magsisilbi ring anchor of offense ng team na ito. Ito ay sina national team member and former UP playmaker Camille Cal at UST playmaker Maji Mangulabnan. Malaking challenge para sa dalawang rookies na ito na mag-blend at paganahin ang opensa ng bagong team na ito. Sa litrato, halos 12 players pa lang ito, so ibig sabihin misto lang di pa ito kompleto at meron pang mga susunod na paparating. Ang pinakamalaking tanong naman ng marami, sino ba ang coach ng team na ito? For the past weeks, yan nga ang bumabagabag sa mga fans at ngayon misto lang masasagot na ito. And once and for all, it's not Tai or Roger or Tina. Dahil ayon sa ilang sources, misto lang si former PSL champion and UAP Juniors champion coach Villette Ponce de Leon ang magpapatakbo ng kupunan, making her the second female coach in the league alongside F2's Regine Diego. Inaasahang magtutulungan sila ni coach Edgar Baroga na parehong champion coaches ng NU Juniors para pagganahin ang kupunan na ito. But wait, there's more! Sa nakakagulat na pangyayari, namataan sa litrato ang isang familiar coach. At ito nga, si Kurashiki coach Hideo Suzuki na kasama ng kupunan. Yes, wala pa mang kumpirmasyon but I think siya ang biggest revelation at pasabog ng NX-led. Nagulat ang mga fans sa social media nang makita si coach Suzuki kasama ang NX-led team. Ayon sa ilang usap-usapan, malaki ang posibilidad na i-take over ni Japanese coach ang pwesto bilang head coach sa NX-led. Maaring hindi sa ngayon pero baka in the future. In short, posibleng tutulong ilang muna ito sa ngayon sa NX-led as a trainer or maaring consultant o baka assistant coach. Pero who knows, baka gulatin tayo ng NX-led at siya ang i-anunsyong head coach in the future. Mataas ang reputation ni Coach Suzuki sa mga Pinoy matapos ngang maitumba niya at ng kanyang team na Kurashiki ang greatest club team ng bansa na Creamline Cool Smash sa PBL Invitational last conference. At kung sakaling magkatotoo, siya ang magiging kauna-unahang Japanese coach by a local club team sa kasaysayan ng Women's Club League sa Women's. I think this is what NX-led and what the country needs. Someone who has the enough knowledge and willingness to help Philippines developing its volleyball culture. I think kung totoo ito, dito ako bibilib sa NX-led team. They recognize foreign knowledge na makakatulong sa pag-develop ng kanilang kupunan. Tila ito ang magiging panapat ng NX-led Akari kay Coach Tai na meron ang Ribisco teams. Hopefully, we can see Coach Hideo and Coach Tai facing each other sa PBL.
mala Japan versus Thailand, ika nga nila. Again, ito ay base lamang sa mga litratong lumalabas sa social media at maghihintay pa rin tayo ng official announcement ng koponan. But it's pretty much exciting for this new PVL team. So, dahil pag-aviyad, thank you for support this channel. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell to update on the coming videos.